Okay, ganito ano. Unahin ko lang itong reaction ko. Dahil na-mention ni Mr. Duterte yung aking magulang. Yung father ko po ay namatay noong 1998. At ang mother ko naman ay 84 years old. Ito po siya ngayon. May advanced stage siya ng Parkinson's disease. So hindi ko maiisip kung bakit idadrag ni Mr. Duterte ang aking magulang dito sa laban namin. You stick with me, Mr. Duterte. Dahil wala ka na maibato sa akin, idadrag mo pa sila rito. Anyway, we will deal with the factual issues na ni-raise niya. Sinabi niya na flawed daw yung amnesty dahil unang-una, nakalagay doon sa proclamation dahil hindi daw ako nag-file personally. Pero nung naipakita ko yung pruweba, yung ebidensya na nag-file ako personally, naghanap na naman ng ibang lulusutan. Ang sabi daw, hindi daw valid yun dahil si Secretary Gasmin daw ang nagbigay ng amnesty. Mali po, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Ito pong, alam niyo po, ano? Yung sa buong speech niya, sa isang daan na sinabi niya, mga 200 yung kasinungalingan na sinabi. Pero ito yan. Yung proclamation ng amnesty ay si President Benigno Aquino ang pumirma. Ayan, signed, President Aquino. Nasa official gazette, Presidente ng Pilipinas ang nagbigay ng amnesty. Siya ang pumirma, maliwanag yan. Ngayon, dito sa Section 2, where to apply? Babasahin ko po, ano? The concerned AFP and PNP personnel and their supporters may apply for amnesty under this proclamation with the ad hoc committee of the Department of National Defense, which is hereby tasked with receiving and processing applications, including oppositions thereto, if any, for amnesty pursuant to this proclamation and determining whether the applicants are entitled to amnesty pursuant to this proclamation. The final decisions, maliwanag ha, the final decisions or determination of the DND shall be appealable to the Office of the President by any party to the application. The decision, however, shall be immediately executory even if appealed. Maliwanag po, part ng proclamation ito at nag-concur dito ang Kongreso. Both houses of Congress. Ganon, after nito, nung in-execute na ito, in-apply po ito ng judiciary. So, three branches of government ang sumunod dito sa proclamation na ito. Meron po bang nag-question ito sa Korte Suprema regarding this validity? Wala po. Wala po, ano? So, maliwanag ito, naghahanap ng lusot itong si Mr. Duterte dahil na blanco yung kanyang mga unang mga reasons. So, dito natin makikita na talagang naghahanap ng paraan si Mr. Duterte. Pero maliwanag sa kababayan natin yan. Valid yung proclamation ng amnesty. Na-dismiss po ang aking mga kaso. Nahiwalay na po ako sa armed forces. By the way, yung court-martial case ko sa AFP, yun po ay na-dismiss na nung ako po ay nag-file ng aking certificate of candidacy dahil ganun po sa batas, pag nag-file ka, hiwalay ka na sa serbisyo. Ngayon po, ang kaso ko po sa court-martial doon ay administrative lang. Hindi po criminal. Kasi ang criminal nandoon po sa civilian courts. So, administrative case lang yung aking case doon na ang maximum penalty ay separation from the service. So that was 2007. Tapos na yon. Ngayon, ano pa yung babalikan mo? Dismiss na yung mga kaso kasama sa court martial. Pero maliwanag ito sa mga kababayan natin na ito ay panggigipit sa akin dahil nagsasabi ako ng katotohanan
laban sa mga anomalya nitong Duterte administration, lalong-lalo na sa kanya. Pinakita ko na siya ay kurakot, pinakita ko siya na involved ang kanyang pamilya sa illegal na droga, pinakita ko na palpak siya. Nakita niyo doon sa kaninang speech niya, mga ilang oras ba yan? Isa't kalahating oras na minention yung pangalan ko na siguro mga mahigit 100 beses. Parang na-obsess na sa akin eh. Siguro, habang natutulog ito, pinapaniginipan niya ako eh. Buti naman. Sana magkaroon ka ng nightmares because of me. Dahil I will not go away. So, ganun ang dahilan dito. Yung marami pa siyang sinasabi ko, ano raw yung mga kaso ko. At the end of the day, kaya nga nyo ginagawa ito dahil wala na kayong mahanap. Yung sinasabi nilang tungkol sa Scarborough at sa China, nag-file sila ng kaso sa akin dyan nung pagkapanalo nila sa pwesto, na dismiss po yan. Dismiss yan dahil wala pong katotohanan. Puro paninira. So, ngayon, wala na naiwan, kaya ito na lang ang kanilang ginagawa. So, ang sa akin dito, nakakadismaya. Umasa yung mga kababayan natin, tumutok, nag-ubos ng araw, ng ilang oras. Pero yung mga problema ng ating bayan, yung mataas na presyo ng bilihin, yung presyo ng bigas, wala siyang solusyon. Pati yung traffic sa EDSA, ano sinabi niya? Eh, wala akong solusyon dyan. Dito nyo makikita kung anong klaseng presidente ito. Ngayon, tungkol naman dun sa armed forces, alam nyo po, ano? He has become so insecure about his place. Wala pong nakikipagkompetensya sa inyo. Siya yung commander-in-chief ng armed forces. Ako po ay isang senador. Tumutulong ako whenever I can, not only to the soldiers and policemen, but to everyone, lahat ng kababayan natin. Ganun din dapat siya. Hindi kami nagpapataasan ng ihi dito. Walang kompetensya. I believe yung mga sundalo, maliwanag yan. They are loyal to the chain of command and the constitution. So, I don't know where this insecurity is coming from. Ngayon, i-address ko yung sinasabi niyang nakikipag-ugnayan ang Magdalo, ako, with the communists. Alam po yan ng intelligence communities ng ating AFP at PNP. Wala kaming kaugnayan sa kanila. On the contrary, ilan ang statements namin against them. Lalo na nung sila ay nandoon pa kay Duterte. At siya mismo, siya yung nagpakawala dun sa mga NPA commanders. Siya yung nakikipag-usap kay Joma Season. Tapos ngayon na komo, hindi na sila okay eh. Ipapasa nila sa akin. Hindi po totoo yan. Sir, yung dun lang sa specific allegations na President Duterte, una, di ba sinabi niya matanda din yung mom niyo, pero are you denying na naging supplier siya ever ng mga? Ganito po, ano? Ang aking nanay ay walang kaso. Yun lang ang kailangan natin malaman. Wala siyang kaso, walang impropriety na nangyari. 1998 pa, nag-retire ang aking tatay. 1988 siya nag-retire, 1998 siya namatay. So, sa akin, kung meron silang kaso, meron yan. Ngayon kami, pinalaki kami ng maayos ng magulang ko. Kung kurakot sila, kung sino man sa kanila, malamang kurakot din ako. Kaso nga, the fact na hindi at the fact na tumitindig ako sa kurakot na kagaya ni Duterte, ay ibig sabihin pinalaki kami ng maayos. Yung supplier. I wouldn't know. High school pa ako ng mga panahon niya. Sir, yung din naman yung sa marami daw kayong secret houses. Alam nyo, nung panahon ng Oakwood, isa yan sa mga nilabas na kaso sa akin. Mga kapuso, yan po ang bahagi ng pagpapatuloy na pagbibigay ng statement ni Senador Antonio Trillanes IV. Taugnay po sa naging laman naman ng talastasan ni Pangulong Duterte at the Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo.